Pwedeng magkwento. Ate. Lagi kong nakikita si Onyok tuwing dumadaan ako dito sa West eh. Kaya lagi ko rin nakikita kung paano siya laitin at pagtawanan ng mga tao. Tama ang sinabi mo, ate. Karamihan ay mababa ang kaalaman pagdating sa mental health issues. Sunset. Akin to? Sarap, no? Pansit. Buti ikaw, bait ka. Iba't tao, bugbog nila ako. Bakit naman po nila kayo binubugbog? Isang araw, hingi ako papay. Habi nila, baho ako? Baho ba ako? Hindi. Oh. Nako ha. Salamat ah. Naging kaibigan ko si Onyok at mula nun, unti-unting naibsan ang pangungulila ko kay Papa. Pero isang araw, nakatanggap ako ng isang masamang balita. Please, save my friend. Anak, may pasyente ako. At siyang priority. Mas priority kaysa sa akin? Magkano ma? 1,000? 2,000? 3,000 para unahin mo rin naman ako? Binibili mo na bang attention ko para sa'yo ngayon? Ano yun yung kailangan ma? Bakit hindi? I'm sorry, Alex. Kaya mong gumamot ng sakit ng ibang tao. Pero yung sakit ng pamilyang to, magmula nung mawala si Papa, hindi mo kayang gamutin. Palit sa klase. Sorry po, sir. Sige. Ma'am Gwen. Hindi yes, na naman pumasok si ano, Elix. Hindi sila nakapag-defense. Nangyari po kasi kagabi, sir. Eh, hindi naman pwedeng laging... Hello? Hindi naman pwedeng laging may nangyayari. Graduating si Elix. Graduating yung mga kaklase niya. Eh, nadadama yung mga kaklase niya ng... Oh, sa mga ginagawa niya eh. Esensya na, sir. Kakausapin ko na lang si Elix. Oh, sige. Basta yung thesis na lang kasi yung requirements niya para makagraduate siya. Pakibantayan na lang siya, ma'am, ha? Sige po. Thank you, sir, ha? Sige. Sasabihin ka ba sa amin ni Ma'am Jo mamaya mag-lunch? Hindi po eh. Pinapatawag ako sa dean's office. Sige. Na lang, sir. Sige. Sige, ha? Pre, sorry na. Hindi ko naman sinasadya eh. Gagawin ko ng paraan. Babawi ako. Ano ba naman yung tool? Muntik na tayong madisgrasya sa ginagawa mo eh. Buti na lang, nakiusapan ko pa si Mr. Gomez na i-move yung thesis defense natin. Sorry na talaga. Nagkakaproblema lang talaga. Problema? Alam mo kung anong problema? Ikaw. At ang mas problema pa, dinadamay mo pa ako sa kadalamang sa buhay. Hindi naman sa ganun. Sobrang bigat lang talaga eh. Intindihin mo naman ako. Anong intindihin sinasabi mo?
Pag hindi ako graduate, masasabi ko ba sa magulang ko na intindihan na nila ako? Pressure na ako, tol! Kuya ko! Cum laude! Ate ko yun, kakapasa lang sa board! Hindi pwede tong ganito! Sobrang dami mong iniisip at pinoproblema! Ang toxic na masyado! Masyado nang madrama! Alam mo, tingin ko magandang win natin. Maghanap na lang tayo pareho ng ibang thesis partner. Ito na lang tayo. Ilan ka mas okay ito? Ito? Oo. Girl, nabalitaan niyo ba yung sinan sa DC? Yung estudyanteng nawawala? Si Alexis, yung binrit ng boyfriend? Ah, oo. Banggit nga nung ate ko, magkasama pa daw sila nung isang gabi. Ang saya-saya pa nga daw eh. Di mo akalain may problema. Hindi halata mo. Bakit po nga? Pinapatawag daw po ako. Ah, Teacher Gwen. Kasi yung estudyante mo si Alexis, nandiyan. Nandiyan po? Yeah. Kinausap ko na yan. Di pala umuwi. Na in love. Rinig ng boyfriend. Hirap sa mga kabataan kasi ngayon. Papasok-pasok sa pag-ibig na yan, di naman kayang i-handle. Baka po nade-depress. Hindi sa pag-aano ha. Ang depress-depress na yan, gawa-gawa lang yan ng tao. Sorry po ma'am, pero hindi po ganun yun. Ganun yun. Choice naman nila kung gusto nilang maging masaya o hindi. Ma'am, ang mental illness ay isang seryosong bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Hindi po yung gawa-gawa ng tao. Tsaka dapat hindi po natin yung pinag-uusapan dito dahil baka marinig pa ng bata. Alexis? Alexis, si Ma'am Gwen to. Oo. Dami-dami namang ibang mga lalaki dyan. Masama bang i-comfort siya? Pagsabihan? Hindi naman ho sa ganun. Pero kasi kailangan po natin mag-ingat sa mga bibitawang salita. Hindi po kasi natin alam minsan nakakasakit na tayo or nakaka-invalidate na tayo ng feelings. Minsan, kailangan lang po natin dumaan sa ganung outlet. Yung bang mararamdaman nilang may makikinig sa kanila. Or merong mapagkukwentuhan. Eh, ayaw namang magkwento kanina. Stigma. Dahil natatakot silang husgahan. Katulad mo ng ginawa niyo sa kanya kanina. Teka, parang sumusubra ka na, Teacher Gwen, ah. Baka nakakalimutan mo, ako yung dean dito. Sorry, Mama. Pero baka nakakalimutan niyo rin po na kayo po ang tumatay yung pangalawang nanay nila dito. Excuse me po. Alam mo kung anong problema? Ikaw! Dami mong iniisip at pinoproblema.
Ang toxic na masyado. Masyado nang madrama. Ate, pinabili mo. Relax, nandiyan ka na pala. Tara, kain na tayo. Hindi pa ako kumakain, kaya sabay na tayong kumain, ha? Wala akong gana. Relax, ano ka ba? Kapag mamaya ka pa kakain, wala kang kasabay, kaya kain na tayo. Huwag kang mag-alala, ate. Sanay na akong mag-isa. Tagal na. Lex! Pwede pumasok? Lex. Uy, Lex. Nakausap ko na kanina si Sir Gomez. Di ka raw pumunta sa defense niyo sa thesis. Na-late ka ba ng gising? Gusto mo ba ng kausap? Uy, dito lang si ate, oh. Pwede ka magkwento sa akin. Oh, sige. Kapag gusto mo na ng kausap, one call away lang si ate, ha? Pahinga ka na. Tapos kapag nagugutom ka, punta ka na lang sa kusina. Sige. Gusto ko siyan, ma. Miss na kita. Wala na akong pera, eh. Saan yung ulam? Ay, nandiyan sa ref. Akala ko kasi hindi ka nakakain, eh. Kaya nilagay ko na sa ref. Sayang, baka mapanis. Kapag ka may natira ka, ibalik mo na lang ulit dyan. Babaunin ko bukas. Magtitipid? Oo, kailangan, eh. Saan si Mama? Nasa Cebu, kasi may seminar sila doon. Ayos ah. Buti pa ikaw ate. Alam mo kung nasan si Mama. Sige, bukas na ako kakain. Sir, ipapasa ko lang po sana itong thesis ko. Oy, good job din sa thesis mo. Buti na ihabol mo yung hard copy ng thesis mo. Naipasa mo rin mga requirements, mabuti na lang. Good job. Sir. Ano ito? Second copy ng thesis mo? Hindi na kailangan. Okay na ipinasa ng ate mo kanina. No? Okay, sige.
Good job. Monster. Hindi na kailangan. Okay na pinasa ng ate mo kanina. Puno lang? Ba, magdahan-dahan ka naman para namang magigibaneng bahay sa'yo. Bakit mo pinabukban yung thesis ko? Bakit mo pinasa kay Sir Gomez? Wala. Ano ba problema? Anong wala? Bakit mo kunyo na magpasa? Lex, pinaprint ko lang, pinabukban ko at pinasa ko kay Sir Gomez. Bakit mo nga ako pinakailaman? Akala ko kasi... Ano? Kasi ano? Akala mo hindi ko kaya? Akala mo irresponsable ako ganon? Sa ganun, Lex. Pasti naman eh. Ano ba naman yan? Lahat na lang kayo! Si Benjo! Si Sir Gomez! Si Mama! Ikaw! Lahat na lang kayo. Basura na lang yung tingin nyo sa akin. Akala nyo hindi ko kaya tumayo sa mga sarili kong paa! Lex, bakit ka ba nagagalit? Bakit ka ba nagagalit? Bakit ganyan mo ako pagsalitaan? Lahat na lang kasi kayo, akala nyo basura ako eh! Anong basura? Lex! Akala nyo basura? Akala nyo wala akong kwenta! Ano walang kwenta? Hindi ganun yung Lex! Lahat na lang kayo! Hindi nyo alam kung ano yung pinaparamdam nyo sa akin eh! Puro na lang ganito! Ate naman eh. Ate naman eh. Flex. Mahal ka ni Mama. Naalala mo yung ano? Naalala mo nung... yung roleplay namin nung elementary? Di naman talaga ako puno nun eh. Pero anong sinabi ko kay teacher? Ma'am, gawin nyo na lang akong puno. Wala namang pupunta sa akin eh. Hindi naman ako pupunta ng magulang ko eh. Nakita kita nun. Nakita ko kayo. Ikaw yung pinuntahan ni Mama. Kasi ano? Ikaw yung paborito niya. Ako yung lagi lang pangalawa. Lex, yung pangalawa. Hindi ganun yun. Mahal kita. Kapatid kita. Mahal ka ni Mama. Mahal ka namin. Lex, naiintindihan kita. Tama na. Lex! Kapag dumarating sa point na nag-release sila ng galit, huwag mo silang sasabayan. Dahil alam nyo, nasa madilim na point na sila ng kanilang buhay. Alis ka na? Bukas pa. Hindi pa nga ako nakakaalis. Namimiss po na ako. Namimiss ko ng papa.
Na-miss ko na rin ng mama. Mahal pa ba ako ni mama? Mahal ka ng mama, Lex. Wala mo lang. Gusto mo ba siyang makita? Punta tayo sa Cebu? Hindi. Hello po! Kamusta po kayo? Kain po muna kayo. Ang ganda-ganda nyo naman po. Pero mas maganda po ang kakain po kayo. Ayaw. Kain na po. Ayaw. Kain na po. Ayaw! Sorry, Miss. Ako na. Simula nyo, sinakit ko na pati trabaho niya. Hindi mo sinabi sa akin, kapatid mo ko, diba? Wala kang tiwala sa akin. Iyan sa kanila, Liz. Hindi ko sinabi sa iyo kasi gaya ko sa kanya. Ay, alam mo ba kung kailan natulungan si Mama? Pero yung sakit ng pamilyang to, magmula nung mawala si Papa, hindi mo kayang gamutin. Huwag na siya, Mama. Sabi niya, huwag ka na lang ito. Pumigil na puro sabi niya. Ako sa ito niya pa nagkakwa. Hanggang sa hindi na kinaya ng utak niya. Ma'am, gawin niyo na lang akong puno. Wala namang pupunta sa akin eh. Hindi naman ako pupunta ng magulang ko eh. Ikaw din ang pipinta ni Papa noon. Wow, ang ganda-ganda yan ate. Di ba bibigay natin kay Alex yan? Sige, bilisan mo na para maabutan natin yung play niya. Meron akong konta sa puso ni Becky. Kasi pinagawa niyo ba ako ng father para i-check? Pero okay na yun. Okay na po si Ate Alex. Pati kita eh. Pagpapalag kita. Ganito ka din eh. Ganito ka din eh. At ang umubulong sa kanilang isipin ay wala akong kwenta. Useless ako. Deserve ko rin bang mahalin ako? Ano pa bang silbi ko? Gusto ko na lang matapos to. Natatanong at nasasabi nila ang mga salita ko. Dahil na rin sa masasakit na pangyayari na kanilang nararanasan.
Lumaki ako hindi nakilala ang ama at ina. Kaya gusto ko andito lang ako lagi sa kwarto. Naiingit kasi ako sa tuwing may makikita akong masayang pamilya sa labas. Iniisip ko, bakit sila meron? Ako wala. Salat ako sa pagmamahal ng magulang. Kaya hinanap ko ang pagmamahal nito sa ibang tao. Napapagod na ako sa dami ng homework at gawain sa school. Idagdag pa ang pressure dahil sa mataas na expectations ng mga tao at ang aking pamilya. Dahil sa gusto ko silang mapaligaya, nakakalimutan ko na kung paano na rin maging masaya. Totoo, may sakit ako. Inaalagaan nila ako. Halos hindi nila natutulog hanggang sa umupang lagnat ko. Lulutuan ng lugaw, paigupin ng mainit na sabaw. Ngayon, ako na lang nag-aalaga sa sarili ko. Nagkakasya na lang ako sa instant noodles kapag may sakit. Pinupunasan ang sarili hanggang sa umupang lagnat. Oh, halika na. Kumain na tayo, sabay na lang. Hindi na kuya, sa labas na lang ako kakain. Ibabalik ko lang ang panahon kung saan inaaya ko lagi ni Kuya. Nasabayan siya sa pagkain. Gagawin ko. Miss na miss ko na ang Kuya. Pa, alam mo ba? Paglaki ko, mag-a-abroad ako. Pero hindi ko gagayain si Mama. Kasi ako, babalikan kita. Kasi, sama ka na lang kaya sa akin. Kasi ayaw kita naiwan dito. Pero bago yun, kain ko muna. Unti lang. Sabi na kaya ko kumain eh. Pero alam nyo, iba ang tapang ng taong tumaraan sa depresyon pero pinipilit mabuhay. Kahit minsan, nahihirapan na at nasasaktan na. Alam nyo, ang pinakamasarap na bagay kapag kabigat na bigat na sila. Thank you.
Nanay. Yung makamusta sila. Yung maramdaman nila na may nagmamana sa akin at nagmamahal pa rin sa kanila. Saan yung ulam? Magaling ka na ba? Medyo nahihirapan na kasi ako sa budget natin eh. Pero kaya-kaya naman. Kaya ko to. Meron pa ako dito 1-5. Nilalaan ko to para sa pagpapabukbay ng thesis ni Elix. Ang titipid? Oo, kailangan eh. Matagal na panahon mong tinago yun. Mag-isa mong pinasal. Lagi kang nakagiti. Kailangan eh. Psychiatrist ako. Kaya ka nagpapanggap? Kasi ano? Takot kang mahusgahan? Normal na nararamdaman niya ng tao. Natatakot na huhusgahan ako ng marami. Napaka mapanghusga ng mundo. Ang mga tao, kahit malalapit ng mga kamag-anak, ako nga napinsan mo, maaaring may pagkakataon na hindi ka maiintindihan. Pero ang Diyos, mauunawaan ka niya. Makikinig siya nang walang panghusga. Kaya sige lang, isumbong mo sa kanya. Ilapit mo lahat ang mga problema. Kung nahihirapan na tayo sa dami ng mga alalahanin, huwag nating sasarilin. Pwede kang lumapit sa mga kaibigan, sa iyong mga kamag-anak, sa iyong mga magulang, o sa mga taong dalubhasa rito. Pero, ang hindi natin kailanman dapat malimot ay ang lumapit sa Diyos.
dahil may hangganan ang makakaya ng tao. Pero ang Diyos natin, makapangyarihan sa lahat. At walang katapusan ng kanyang pagmamalasakit at ang kanyang pagtulog. Kapag nanghihina na tayo at ikinugupo ng depresyon, huwag kang magkonklusyon na walang ginagawa ang Diyos. Sa halip, manalangin ka at manganlong ka sa kanya. Sana ba yun? Pasok! Dito lang yun eh. Ay, ito. Pwedeng magkwento? Ate. Ano po? Okay lang yun. Okay lang. Kumusta ka na? Okay ka lang ba? Ang mental illness ay isang karamdaman na nagagamot sa tulong ng mga mental health professionals, proper medications at suporta ng mga mahal sa buhay. Kaya naman simula ngayon ay bubuo tayo ng mental health awareness campaign. Magiging bahagi tayo ng laban kontra mental health stigma at lalo na ng depression. Game? Di na ba ikaw ay tahimik? At bumukmok sa isang tabi, nawawala ang iyong mga ngiti. Malapit na bang mabitiwan talikuran ng iyong nasimulan? Huwag kang pumayag, kaibigan. Tapangan mo, huwag kang patitinag. Huwag kang malumok, alam kong kaya mo yan. Umangon ka na nawin muli ang iyong pangarap. Alalahanin mong muli ang iyong lunggati, ang iyong paglaban sa hirap. Hubugot ka ng inspirasyon mo sa buhay. Huwag mong hayaang mawala ang pag-asa na iyong tinataglay. Kaibigan, halika na, kumilos na. Hi, kamusta ka na? Okay ka lang ba? Pasensya ka na. Kung feeling mo, lagi ka na lang pangalawa. Binibigay ko lang kasi yung attention ko kay Alex. Para hindi niya maramdaman na hindi natin siya kapamilya. Thank you at minahal mo siya kahit di mo siya tunay na kapatid. Ma, hindi lang ang po required na maging kadugo ko si Alex. Para mahalin ko siya. Noong una ko pa lang siya makita. Minahal ko na siya. Thank you din sa pagmamahal mo at sa pag-aalaga mo sa amin. Nandun kami ganung sitwasyon. Ma, sa mga ganung pagkakataon, suporta ng pamilya, patikit lalo, suporta niya ang kailangan. Walang dapat ibang ama o ikatakot, aalalanin, may Diyos tayo na sa atin ay gagabay. Hi ate! Kumusta? Okay ka lang? Ako ito, pagod. Kakatapos lang ng work. Aba, ang pogi naman ang kapatid ko. Binobola mo naman ako ate. O, tignan mo kung gaano kaganda dito. O. Ate, thank you ah. Hindi mo ako pinabayaan.
Finally, ito. Okay na ako. Lex, masaya ako para sa'yo. Talagang sasaya ka, ate. Bakit? Anong meron? Baka naman may girlfriend ka na dyan, ha? Hindi. Pikit ka muna. Ano ba kasi yun? Pikit na. Ate, oh. Oh, umiiyak ka na naman. Oh, teka lang. Oh, di ba? Oh, huwag kang absent, ha? Si Mama nga naka-8 lessons na. Aba, ang bilis naman ni Mama. Oh, siya ate. Uwi na ako. Salamat ulit, ha? Mag-iingat kayo dyan ni Mama. Sige, love you, love you. Bangon ka na nawing muli ang iyong pangarap. Alalahanin mong muli ang iyong lunggati, ang iyong paglaban sa hirap. Humugot ka ng inspirasyon mo sa buhay. Huwag mo hayaang mawala ang pag-asa na iyong tinataglay. Kaibigan, halika na, kumilos na. Sa hirap.